General Domingo ang nag-open kay Chief PNP, former Chief PNP General Azurin, na mag-create ng SITG 990. And nabanggit niya rin po, in-affirm niya, siya yung nag-suggest, nag-recommend through DI. Now, the Chief PNP, no, General Acorda, which was accordingly approved by the former Chief PNP and DCO, General Santos, na gamitin si Sergeant Mayo. Hindi natin pwedeng sabihin lahat silang involved, eh, involved talaga. And personally, alam ko, majority ng PNP personnel mabubuti. Nasisira lamang ang PNP organization dahil sa bilang na nasasangkot o gumagawa ng katiwalian. So dapat, Mr. Chair, ma-address ito properly. Okay, Congressman Busita, you have 5 minutes. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ito pong issue na pinag-uusapan natin ay malaking volume of shabu. More than 1,000 kilograms. And as former police commission officer, naobserbahan ko lang, Mr. Chair, na itong ating mga operatives headed by General Domingo, eh, sana hindi ay mali yung aking observation. Parang ang nagiging direction po ng investigation that we are conducted now is ang hinahanap natin ay yung lapses, yung mali ng operatives. Parang may dalawang angle kasi, Mr. Chair. Yung trabaho ng operatiba, yes, kung may lapses, tingnan natin para ma-correct at wag nang maulit pa. Na parang kung titingnan po natin, sila lang ang may mali eh. Na kung babalikan po natin, Mr. Chair, si General Domingo ang nag-open kay Chief PNP, former Chief PNP General Azurin, na mag-create ng SITG 990. And nabanggit niya rin po, in-affirm niya, siya yung nag-suggest, nag-recommend through DI. Now, the Chief PNP, no, General Acorda, which was accordingly approved by the former Chief PNP and DCO, General Santos, na gamitin si Sergeant Mayo para makuha pa yung mas malaking volume of shabu, according to him. So, analyzing all those informations, parang first, nagtrabaho si General Domingo together with his personnel. Wala siyang dala sa PDEG. Ang tapang nga niya eh. Pupunta ka sa isang operatives, operating unit, wala kang dalang bata-bata. So, ang laki ng accomplishment niya. Siya yung nagkaroon ng SITG 990 headed by General Cruz because of General Domingo. So, gusto niyang maging maayos yung trabaho. I am not saying na tama ako, pero nakikita ko may dedikasyon siya eh. Ang nakikita ko lang, Mr. Chair, ang direction is yung lapses niya ang nakikita ng iba. Na parang kung akong nasa position ni General Domingo, pagsisisihan ko ito eh. Bakit naging transparent ako sa Chief PNP to create SITG headed by General Cruz? At pagsisisihan ko, bakit nag-suggest ako? Do, hindi pa to na-validate kung totoo yung sinasabi niya. Kung ako si General Domingo, pagsisisihan ko, bakit
Nag-recommend ako kay General Azurin, the former chief PNP, na gamitin si Sergeant Mayo. So, actually, Mr. Chair, hindi ko naman nakasama si General Domingo. Nung ako lang niya nasa position niya, pagsisisihan ko yung ginawa niya eh. So, my point, Mr. Chair, as member of this honorable committee is, though sabi nating may lapses, hindi naman po nape-perfect, Mr. Chair, ang trabaho eh. Alam po yan, Honorable Congressman Akop. No po. Hindi po natin kinukuberan kung may lapses. Ang hindi lang po, for me, as member of this committee, parang ang direksyon, madiin itong mga to eh. Sayang yung trabaho, putol. So kung hinahanapan po natin sila ng lapses and aid of legislation, so be it. Pero ilang oras na po tayo dito, eh siguro po, Mr. Chair, napakaganda, nabanggit po ninyo, si Sergeant Mayo is available through Zoom. Nandiyan din po si Lieutenant Colonel Gonzales and Colonel Ibanez. So, if I may suggest, Mr. Chair, in aid of legislation, kasi po napakaganda nitong House Resolution Number 495, authored by our Honorable Chairman, Representative Robert Barbers. So, Mr. Chair, sana po bigyan ng patas yung ano ba yung mali ng operatives natin, PEDEG, and bigyan din po natin ng attention yung sinasabi ni General Domingo, those personnel involved dito sa issue na ito, especially Sergeant Mayo, Colonel Ibanez, and Colonel Gonzales. Otherwise, Mr. Chair, ang kinakatakot ko po dito, matatakot na yung mga operatiba natin ng PEDEG and other operating units. Kasi, magtrabaho ka, naging transparent ka sa commander, eh ikaw pa yung napapadiin. Again, Mr. Chair, quote-unquote, for the record, hindi ko sinasabing huwag pag-usapan yung lapses ng operatiba. Pero pag-usapan din po natin those personnel involved dito sa issue na ito. Again, Sergeant Mayo, Colonel Gonzales, and Colonel Ibanez. Dahil ito po, kung hindi po natin mabigyan ng proper attention, magiging duwag na yung ating mga operatiba. Matatakot na magtrabaho. Napakahirap po kasi ng operatiba eh. Nakataya ang kanilang buhay. Hindi sigurado kung makakauwi pa sa pamilya. Ang masakit nito, though, sinasabing may involved na PNP personnel dito sa illegal drugs, hindi natin pwedeng sabihin lahat silang involved, eh involved talaga. And personally, alam ko, majority ng PNP personnel mabubuti. Nasisira lamang ang PNP organization dahil sa bilang na nasasangkot o gumagawa ng katiwalian. So dapat, Mr. Chair, ma-address ito properly. Yung lapses nila, pag-usapan po natin. And alamin natin, kausapin din natin, magsalita din itong mga involved na nabanggit po dito sa issue na to. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you. Salamat, Congressman Busita. Of course, bibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga inimbitahan ng mga resource persons na magbigay din ng kanilang panig, no? Kasi sa gaya nga ng nabanggit natin kanina sa umpisa, that they are given, no? The right to speak. Kaya nga kasi nino-honor natin at nire-respeto natin yung due process. Kaya ito yung pagkakataon nila. Ang pakiusap lamang natin na huwag na huwag kayong magsisinungaling sa committing ito. Dahil there are serious consequences. And by this time, alam nyo na yan kung ano yan. And yun ang ating gustong palabasin. Yes, we will tackle the lapses. We will, this is all in aid of legislation. But mind you, hindi lamang po proposed legislation ang aming isasubmit sa committee report, kundi proposed or recommended prosecution against anyone who we feel have violated the law, have committed infractions of the law.
Yan ang kasama diyan sa ating committee report.